Magandang araw mga bata! Ako po si Teacher Win, ang inyong guro sa unang baitang Araling Panlipunan, Third Quarter, Week 5. Mga taong bumubuo sa aming paaralan. Ngayon mga bata, ating alamin kung sino-sino ang mga bumubuo sa ating paaralan. Handa na ba kayo? Maraming tao na may iba't ibang tungkulin ang bumubuo sa ating paaralan. Sa araling ito, makikilala mo ang mga bumubuo sa ating paaralan. Ang paaralan ay binubuo ng mga mag-aaral, guro, librarian, punong guro, nurse, at doktor, gwardiya, janitor, at tindera o tindero sa kantina. Ang mga mag-aaral na katulad mo ay ang mga nag-aaral magbasa, magsulat, bumilang, at ang iba pang kaalaman sa loob ng silid-aralan. Ngayon mga bata, ating alamin kung sino-sino ang mga bumubuo sa ating paaralan. Una na dito, ang guro. Ang guro ang siyang nagtuturo sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Okay. So, sino nga po ulit ang nagtuturo sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan? Magaling! Ang mga guro! Ang punong guro ang pinuno ng paaralan. Siya ang gumagabay sa mga guro upang magampanan nila ang maayos na pagtuturo. Yan! So sa ating paaralan mga bata, mayroon din po tayong punong guro. So, siya ang gumagabay sa mga guro. Sumunod naman. Ang librarian ay ang tagapangasiwa sa silid-aklatan. So, ayan mga bata, ito ang ating librarian. Siya ang nagbabantay sa silid-aklatan. So, kapag tayo ay nasa silid-aklatan, hindi po tayo pwede doon maglaro kasi marami po doon nag-aaral. At syempre, sasawayin tayo ng librarian dahil siya po ang nangangasiwa doon. At syempre, kapag kayo ay kumuha ng libro sa bookshelves, so ayan ang mga bookshelves, kailangan pagkatapos nyo pong gamitin, saan nyo po ilalagay? Tama! Kailangan nyo rin pong ibalik sa bookshelves. Kung saan nyo po kinuha, doon nyo po ilalagay kasi inaayos ng mga librarian ang mga libro. Okay. So, ayan, no? Kung makikita nyo, sinasabi ng mga bata kung ano ang libro ng kanilang hinahanap at syempre may mag-a-assist, may librarian na magbibigay sa kanila o mag-a-assist sa kanila kung saan na bookshelf mahahanap ang kanilang aklat na hinahanap. Diba? Ang nurse at doktor ang siyang gumagamot sa mga mag-aaral na nagkakasakit. Marami silang alam sa pagbibigay ng paunang lunas sa karamdaman. Ayan, katulad nitong batang ito. O, pumunta po siya sa clinic, syempre kasama siya ng guro. At sino naman po ang magagamot doon sa mag-aaral? Magaling, ang nurse o ang doktor. Okay. So, saan natin makikita ang nurse at doktor? Tama! Sa school clinic.
mo sa klinika ng paaralan. Sumunod. Okay, may isa pang bumubuo sa ating paaralan at ito ang gwardiya at ang nagpapanatili ng kaligtasan ng mga bata sa paaralan. So siya ang nagbabantay sa gate at lumilibot sa buong school. So lalo na kapag uwian, tinitignan niya ang mga mga silid aralan, kung alin po ang mga silid aralan ang hindi nakandado, kung alin pa yung mga silid aralan na nakabukas ang ilaw o electric fan, okay, para maiwasan ang sunog. Okay, so siya din po ang nagbabantay sa gate. Binabantayan niya yung mga bata, lalong-lalo na yung mga wala pang sundo. Yan. So, dahil sa ating gwardiya, nagiging safe tayo. Diba po mga bata? Ang janitor naman ang naglilinis ng paaralan. Minsan, siya rin ang nangangasiwa sa pagdidilig ng mga halaman sa paaralan. Okay, kung mapapansin nyo, meron tayong mga janitor sa ating paaralan. Pero mga bata, kapag may janitor, kailangan ba nating magkalat dahil alam natin may tagalinis sa ating paaralan? Tama! Dapat hindi po tayo nagkakalat. Sinisigurado po natin na malinis ang ating paaralan. Saan po natin dapat itapon ang ating basura? Tama, sa basurahan. Paano naman kung walang basurahan kang nakita? O may hawak kang basuring pinagkainan mo? Tama, ilagay mo sa loob ng iyong bag at pag-uwi mo sa bahay, maaari mo pong itapon sa basurahan mo. Okay, kung ganyan ang ating ugali, tsak na magandang ating paaralan. Okay, at talagang malinis. So, kailangan din natin tulungan ng ating janitor kasi malaki ang ating school. So, kailangan meron tayong sariling disiplina sa pagtatapon ng basura. Tama. Ang mga nagluluto ng pagkain ang naniniguro na malinis at masustansya ang mga makakain na mga mag-aaral sa kantina tuwing recess. So, syempre, meron tayong tagaluto sa kantina. Siya yung nagluluto ng soup na kinakain ng mga bata. O, depende po yung kung merong pansit o spaghetti, depende po yun sa menu ng school. O, na ititinda po sa kantina. Ayan. So, syempre, kung may tagaluto, dapat meron din yan, tindera o tindero. Sila yung mga nagtitinda o nagbabantay sa kantina. So, ayan mga bata, oh. So, kapag kayo ay pipila, kailangan bang, kapag kayo ay bibili sa kantina, ano ang dapat yung gawin? Tama, kailangan natin pumila para maging maayos tayo. Ayan, di ba po? O pagkatapos nyo pong kumain, iiwan nyo na lang po bang inyong pinagkainan? Magaling, kailangan po natin iligpit o itapon sa basurahan ang ating mga basura. Okay, so kailangan din natin tumulong sa mga tindera o tindero ng ating kantina. Very good. Okay. Sumunod. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan pa isang kantina. Oh, may mga mesa, upuan, at mga paninda. So, dyan po bibili ang mga mag-aaral. Napakalinis. So, sana, kung malinis kayong pumunta sa ating kantina, dapat pag kayo ay umalis, kailangan panatilihin pa din ang kalinisan nito. Okay? Ngayon mga bata, para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, okay, ilabas na po ang inyong kwaderno, lapis, at pambura.
para sa panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Handa na ba kayo mga bata? Bilang isa, siya ang nagpapanatili ng kaligtasan ng mga bata sa paaralan. Sino po kaya ito ang nagpapanatili ng kaligtasan sa ating paaralan? A. Tagaludo sa kantina. Siya daw ba ang nagpapanatili ng kaligtasan? B. Guardia. C. Janitor. D. Mag-aaral. Ano kaya ang sagot niyo mga bata? Isulat niyo sa bilang isa. Bilang dalawa, siya ang nagtuturo sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. O sino daw po ang nagtuturo sa silid-aralan sa mga mag-aaral? A. Guro. B. Punong guro. C. Librarian. D. Guardia. Kung kayo ay nakinig kanina o nanood, makakasagot kayo mga bata. Sumunod. Bilang tatlo, siya ang pinuno ng paaralan. So, sino kaya ang pinuno ng paaralan? A. Janitor. Siya ba ang pinuno ng paaralan? Janitor. B. Mag-aaral. Siya ba ang pinuno ng paaralan? C. Punong guro. D. Guro. Ano kaya ang sagot ninyo mga bata? Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Bilang apat, sila ang gumagamot sa mga mag-aaral na nagkakasakit. A. Librarian. B. Nurse at doktor. C. Guro. D. Tindero o tindera sa kantina. Bilang lima, siya ang naniniguro na malinis at masustansya ang mga makakain ng mga mag-aaral sa kantina tuwing reses. O, sino daw ang naniniguro na malinis at masustansya ang makakain sa kantina? A. Mag-aaral. B. Guro. C. Janitor. D. Tindero o tindera sa kantina. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, piliin sa kahon kung sino ang nasa larawan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Okay, so ito yung ating pagpipilian mga bata. So narito ang ating pagpipilian. Mag-aaral, guro, librarian, tagapagluto sa kantina, janitor. Handa na ba kayo mga bata? Bilang isa, sino kaya ito mga bata nagbabantay sa ating silid-aralan? Bilang dalawa, sino kaya ito mga bata ang tagalinis ng ating paaralan? Bilang tatlo, sino kaya ito mga bata kung saan siya ang nagpapanatiling malinis at masustansya ang mga pagkain ni tinitinda sa kantina? Bilang apat, sino kaya ito mga bata kung saan siya ang nagtuturo sa mga mag-aaral sa silid-aralan? Okay, at para sa panglima, sino-sino naman po itong mga bata kung saan makikita natin
sa paaralan, pumupunta sila sa paaralan para matutong magbasa, magsulat, magbilang, magdrawing. Oh, sino-sino po kaya sila? Ano ang tawag sa kanila? Kagaya nyo din po sila. Yan, mukhang nasagutan na ang ating gawain bilang dalawa. Okay, dumako naman po tayo sa susunod na gawain. Para sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, lagyan ng check ang mga patlang kung tama ang pahayag at X kung mali. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Handa na ba kayo, mga bata? Ang gwardiya ang siyang nagtuturo sa mga mag-aaral kung paano magbasa, magsulat at magbilang. So, ang gwardiya daw ang nagtuturo. Check po ba yan o X? Isulat ang inyong sagot sa inyong kwaderno. Bilang dalawa, ang janitor ang siyang naglilinis ng paaralan. Check po ba o X? Bilang tatlo, ang tagaluto ang siyang naniniguro na malinis at masustansya ang mga makakain ng mga mag-aaral sa kantina tuwing recess. Check po ba yan o X, mga bata? Bilang apat, ang punong guro ang siyang gumagabay sa guro upang magampanan nila ang maayos na pagtuturo. Check po ba o X? Bilang lima, ang nurse at doktor ang siyang gumagamot sa mga mag-aaral na nagkakasakit. Check po ba o X? Para sa gawain sa pagkatuto bilang apat, sa tulong ng iyong magulang o nakatatandang miyembro ng iyong pamilya, isulat sa patlang ang mga pangalan ng mga taong bumubuo ng iyong paaralan. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ayan. So, susundan niyo, sulat niyo po ito, mga bata, at sasagutan niyo po ito. Tulad nito, ako si, ilalagay niyo dyan ang pangalan niyo. Ako ay nasa unang baitang na. Ang aking guro ay si, ano ang pangalan ng inyong guro? Isusulat niyo po dito. Ang punong guro ng aming paaralan ay si, so ano ang pangalan ng inyong punong guro sa inyong paaralan? Para sa gawain sa pagkatuto bilang lima, mga bata, handa na po ba muli? Magaling! Kung sasali ka sa isang dula at gaganap na bilang isa sa mga taong bumubuo ng inyong paaralan, sino sa mga taong bumubuo ng iyong paaralan ang nais mong gampanan? Isulat ito sa loob ng kahon. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ngayon, mga bata, isusulat mo dito kung sino po ang iyong napili. Okay? At maaari po kayong gumawa ng video o i-acting nyo kung ano ang kanyang gawain. At ipapasa nyo po ito sa inyong guro, ang video na ito. Dinagdagan ni teacher ang gawain. Sige, alam kong excited na excited kayo dito, mga bata. Sunod. Ayan, mga bata. So, ang mga taong bumubuo sa paaralan ang siyang nagbibigay kahulugan dito. Mahalaga na alam mo kung sino-sino ang mga taong bumubuo sa inyong paaralan. O sige nga po, atin nga pong alamin kung sino-sino po ba ulit ang mga taong bumubuo sa ating paaralan. Handa na po ba ulit, mga bata? Okay.
Ngayon mga bata, muli kilalanin po ulit natin ang mga taong bumubuo sa ating paaralan. Sino po siya mga bata? Magaling! Guro! Sino-sino naman po sila mga bata? Tulad nyo din po sila. Very good! Mga mag-aaral na katulad mo. Sino naman po siya mga bata? Tama! Ang punong guro. Sino naman po siya mga bata? Magaling! Librarian. Sino naman po siya mga bata? Tama! Doktor. Doktor sa klinika ng paaralan. Sino naman po siya mga bata? Magaling! Siya ang ating janitor. Sino naman po ito mga bata? Tama! Siya po ang tagaluto ng mga pagkain na binibenta sa kantina. Eh ito, sino naman po ito? Tama! Very good mga bata, siya naman po ang tindera sa kantina. Sino naman po ito mga bata? Tama, ang guwardya, guwardya ng paaralan. Ayan mga bata. At very good po kayo dahil kayo ay nanood at nakinig. Maraming salamat sa inyong oras. Okay, so ngayon naman po, oras naman po ng pagwawasto ng inyong mga isinulat sa inyong kwaderno. So narito po ang answer key, mga bata. So siguraduhin po na tayo ay magiging matapat sa ating pagwawasto. Magpatulong sa inyong magulang o sa mga nakakatandang kapatid sa pagwawasto ng inyong kwaderno. Mga bata, huwag po nating papalitan ang ating sagot. Kailangan po natin na maging matapat sa ating pagsasagot. Kung ito ay mali, maaari po natin itong balikan o pag-aralan muli para inyo muli itong matutunan. Okay mga bata, maraming salamat sa inyong pakikinig. At dyan po nagtatapos ang ating leksyon mga bata. Naway sana marami po kayong natutunan at nag-enjoy po kayo sa panonood. Huwag pong kalimutan i-like at i-subscribe ang YouTube na ito o ang channel na ito. Hanggang sa muli mga bata! Paalam! Maraming salamat!